What is your favorite subject? Ikaw nga, gawin mo rin sa bahay itong ginagawa at sinesenyas natin. Ang tanong ko sa iyo. And welcome back to my channel. And for today's vlog, kayo ba ay natuto sa ating sign language lesson last week? Natutunan nyo ba ang Filipino Sign Language or FSL ng mga social media app? Abay, ano pang inaantay nyo? Gamitin nyo na iyan sa pakipag-usap sa mga deaf na kakilala nyo, kamag-anak, pinsan, kapatid, jowa, or sa inyong mga anak. Kaya naman, para mas malaman nyo pa yan, hindi na kayo mahihirapan pang makipag-communicate sa kanila kung kayo naman ay patuloy na susubaybay dito sa ating FSL or Filipino Sign Language lesson. Alam mo, ano pang hinihintay mo? Dapat ginagamit mo na yung FSL ng social media app na itinuro ko sa inyo last week, dahil marami pa kayong malalaman sa ating FSL lesson sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo. Dahil ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay may kinalaman sa school subjects. Shout out po sa ating mga teachers dyan. Ikaw man ay nagtuturo sa elementary school, sa high school, especially yung ating mga SPED teachers na may hawak ng hearing impaired class. Itong video na ito na mapapanood nyo, talaga namang magagamit ninyo sa loob at labas ng ating paaralan. Kaya naman, simulan na natin. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, ha, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Alam mo naman yan, paulit-ulit natin yung sinasabi. At kung bago ka pa lamang dito sa ating Facebook page, nako, i-follow mo na ang ating Facebook page kung ito man ay dadaan sa inyong mga newsfeed. Tapos i-share nyo na rin to para mas maraming makaalam ng Filipino Sign Language at mas marami tayong makipag-communicate sa ating mga kapatid dito sa deaf community. Mapapadaliin kayong makipag-communicate sa mga deaf or sa mga hard of hearing na deaf. School subject. School subject. Kung ikaw ay nanonood ngayon, sundan mo ko, ha, para pag natapos itong video na to ay marunong ka na rin magsenyas. O kaya naman ulit-ulitin mo lang itong pinapanood mo para sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, kung ikaw ay nakatutok pa rin dito sa aking YouTube channel or mismo dito sa aking Facebook page, ay matututo ka rin ng sign language na katulad ng ginagawa ko. Science or agham. Naka letter A ka tapos gumanto ka. Science or agham. Next is math. Ganto ka. Magganto mo yung dalawang kamay mo, tapos iganyan mo yan. Math. Ayan, oh. Kita mo? Math. Ayan. Or, dalawa yung sign kasi niyan eh. Ito pa, mag-letter M ka, tapos iganto mo. Math. Ayan. Okay, ang next naman ay physical education. Or, spell mo lang siya, P-E. P-E. Yung iba, ang ginagawa dyan is pang-exercise kasi, di ba, P-E usually exercise, di ba? Yan, P-E na to. Alam na rin nila to. Ang next naman ay computer. Ayan, ganito mo yung dalawang kamay mo o kung ilan man yung kamay mo, yan. Computer. Computer. Ayan. Ang next na subject ay Filipino. So mag-letter F ka. I-letter F mo yung kamay mo, tapos i-ganyan mo. Filipino. Ayan. Filipino. Ang next, ito may dalawang senyas din dito. Araling panlipunan. Naka-letter A yung isa mo, tapos nakabuka yung isa mong kamay. Naka-ganyan ka. Araling panlipunan. Yung isa naman dyan ay simply A. P. Araling panlipunan.
So, dalawa yung sign ng aralin panlipunan, ha? Ang next ay English. Ayan, iganto mo yung isa mong kamay, nakatikom na ganyan, tapos naka-letter E ka. English. Ayan, kung ganito. English. Ang next natin ay GMRC. Spell mo lang yung GMRC. GMRC. O, spell mo lang yun na GMRC. Ang susunod ay yung subject na makabayan. Spell mo lang din yung word na makabayan. M-A-K-A-B-A-Y-A-N. Or, ito rin naman yung senyas nun. Makabayan. Okay, nakuha mo ba? Ang susunod na subject ay Hekatio. O, may nagsasubmit. Gumagamit pa pala nito sa inyong paaralan. Kung ginagamit nyo pa itong Hekasi subject na to ay eto siya. Hekasi. Yan. Hekasi. Ang susunod na subject ay MAPE. I-fingerspell mo lang din yung MAPE. M-A-P-E-H. Ang susunod na subject ay religion. Ganito siya, naka-letter R kayo, tapos i-WhatsApp nyo dito. Religion. Religion. Ayan. Ang next na subject na isisenyas natin ay values education. So, naka-letter V ka ng dalawa, tapos iganyan mo siya. Values education. Next, iganto mo lang siya. Values education. Ayan. Ang next na subject ay philosophy. Naka-letter P yung kamay mo, tapos iganto mo lang dito sa iyong forehead. Philosophy. Ayan. Philosophy. Ang susunod naman ay may kinalaman pa rin sa ating school subject pero ito ay ginagawa natin no araw-araw or it minsan ito ay binibigay sa atin ng ating mga guro. Yung assignment. Iganito mo yung kamay mo tapos naka letter A ka. Ayan. Assignment. Takdang aralin. Assignment. O takdang aralin. Yung isa naman ay homework. Ganito natin isisenya sa Filipino Sign Language ang homework. Home. Work. Home. Work. Ayan. Ang next naman ay may kinalaman pa rin syempre sa ating school at mga subjects natin. Ito ay yung quiz. Naka-letter Q kayo tapos nakaganyan yung kamay. Quiz. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, usually kasi po yung nag-quiz, di ba, binubunod yun, mga index card, mga ganyan, di ba? O, quiz. Tapos, ito naman yung sign ng test. Test. Ayan. Marami kasi yung question. Test. Ayan. Meron pang isa, exam. Ganito din natin isisenya sa Filipino Sign Language ang exam. Exam. Ayan, kung yung test kanina pataas, ayan, maraming question, ang exam naman ay pababa. Ayan. Okay, sana ay nakuha nyo kung paano natin sinisenyas yung ating mga school subjects at yung mga may kinalaman pa din sa ating mga subjects, no? Ngayon naman, ang tanong ko nga sa inyo ay, what is your favorite subject? Ano ang favorite mong subject? Yan ang tanong ko nga sa inyo. Ikaw nga, gawin mo nga rin sa bahay itong ginagawa at sinesenyas natin. Ang tanong ko sa iyo, what is your favorite subject? Ayan. Ang tanong ko ulit sa iyo, do you like Hekasi? Do you like philosophy? Do you like
English. Ano ang subject na paborito mo? Ayan! I hope mga Curve TV Natics at sa mga viewers natin dyan ay may natutunan kayong balibagong Filipino Sign Language ngayong araw. Kaya naman kung ikaw ay nag-i-enjoy na manood dito sa ating YouTube channel ay i-share mo na itong good news na ito sa ating mga kapatid, kaibigan na gustong matuto ng Filipino Sign Language, ha? Kaya naman samahan niyo pa po ako ulit sa susunod pa nating mga Sign Language lesson dito lang sa Curve TV! Bye-bye!